At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pag-asa ng Bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ayon sa Roma 12:17-21, sabi, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ah, nandito na pala ako sa bahay. Papasok na ako. Mabuti naman! At nandito ka na malanding babae! Ate! Bakit mo ako sinampal? Ikinahiya kitang hipag, Tintin! Napakalanding mo! Isusumbong kita sa Kuya Adonis mong animal ka! Ate! Bakit mo ako isusumbong kay Kuya? Ano bang kasalanan ko? Ano? Nagmamaang-maangan ka pa? Tignan mo ang post nila sa social media. Nahuli ka nilang nakikipagromansahan kay Kagawad Gusting. No, kakadiri ka. Pati matanda, pinatulon mo? Ate, hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. Wala! Anong wala? Sinungaling! Kitang-kita ng ebidensya, magsisinungaling ka pa? Makinig ka muna sa akin, ate. Walang katotohanan ang balitang yan. Anong walang katotohanan na sinasabi mo? Hayan! Ang daming nag-view na sa video ninyong naghalikan. Napakasinungaling mo! Ang landi-landi mo! Tintin! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Tintin! Ang landi-landi niyo talaga. Ikinahihiya ko siya. Ikinahihiya ko siya. Ha? Tumatawag si Adonis. Nakarating na kaya sa kanya ang balita tungkol sa kapatid niya? Diyos ko, baka ako ang sisisihin. Adonis, napatawag ka! Oo, Pining. Napatawag ako dahil nagsumbong silang dalawa, ni Kagawad Gusting. Ginawan pala sila ni Boy Sibuyas ng video na palinirang puri. Samahan mo sila kay Atty. Fernando Rayo, ha? At lahat ng nanakit sa kanya, isama ninyo sa kaso. Adonis! Tintin, buksan mo ang pinto. Mag-uusap muna tayo. Ayaw na kitang kausap. Hindi ako lalabas dito. Hintayin ko na lang ang tawag ng abogado na si Attorney Fernando Bravo. Fernando Rayo pala. Itidimanda namin si Kagawad Gusting, sila Boy. Idadamay na namin sila Kagawad Asyong na hindi sila tumitigil sa paninirang puri nila sa akin. Manda kayo. Nananahimik ako, pero sobra na kayo. Di ko na kayo mapapasensyahan pa. Kaya magkita-kita na tayo sa korte. Tintin, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Mag-uusap tayo. Tintin! Oh, pare nga dong. Ayos na. Ha. Tagumpay ang plano natin. Sirang-sira na si Tintin. Nakaganti na tayo.
Ang isusunod natin ay sila Veronica at Pineng, ha? Eh, oo naman, pare. Ako pa, mas mautak ako sa kanila. Pagkawad, Asyong. Pagkawad. Huwag kang maingay, boy. May kausap ako sa phone. Huwag kang ang bastos. Eh, pero kagawad, kailangan malaman sinabi mo kagad. Sinabi ng huwag bastos, May kausap ako. Yan bang tinuturo sa inyo ng madam ninyo na si Tinting, ha? Sa klase? Alam mo, pare. Alam mo, pare, atong si Boy, itong kausap ko, Bastos. Nag-uusap tayo, ingay-ingay niya. Hindi magiging pag-asa ng ilang bayan ito. Bobo, Hindi baka intindi ng salita. Kagawad, makinig ka naman sa akin dahil nasa bingit na tayo ng alanganin. Ha? Bakit mo nasabing nasa bingit tayo ng alanganin? Bakit? Kagawad, hindi naman na tayo nilang kagawad gusting at tintin ng paninirang puri. Ano? Hindi. Hindi totoo yan, boy. Hindi! Boy, anong ginawa mo? Lola, nag-iimpake na ako ng mga damit ko. Aba, nag-iimpake ka na? Bakit? Di naman kita pinapalayas dito sa bahay ko, Kahit marami ka ng atraso sa akin, Pinagbibigyan lang kita dahil mabait akong tao. Bakit ka lalayas? Galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo, Lola. Pero... Alam ko na. Lagi kang nagugutom dito, kaya lalayas ka na. Hindi, Lola. Napamahal na nga ako sa inyo ni Bunjing, Dahil kahit hindi ninyo ako kaano-ano, kinupkup niyo ako. Kung ganon, bakit ka nag-iimpake ng damit mo? Saan ka pupunta? Hindi lang ako ang alis dito, Lola, kundi kasama kayo ni Bunjing. Ha? Ano? Saan tayo pupunta? Magbabakasyon muna tayo doon sa Dagupan. Ha? Sa Dagupan? Bakit tayo magbabakasyon doon? May kamag-anak ba kayo doon? Wala, Lola. Yun naman pala Bakit tayo magbabakasyon sa Dagupan? Anong meron doon? Lola, may dumating na sulat kay Kagawad Asyong. Sulat ng korte. Dahil dinidimanda nila tayo ni Kagawad Gusting at Tintin. At ang sabi ng abogado natin, kailangan magtago na tayo dahil mahirap daw niyang depensa ng kaso na isinampan nila laban sa atin. Ano? Nako, patay! Yan ang malaking problema ko, Kap. Pinaniwalaan ko kaagad ang post sa social media ng gabing yun. Kaya pagdating na pagdating ni Tintin sa bahay, nasampal ko siya kaagad at hindi ko na pinakinggan ang paliwanag niya. Kasi galit na ako Yan ang mahirap kung minsan sa atin. Nagpapadala tayo sa ating galit. Kaya tayo nagkakasala. Tama sinabi ni Kapitan. Kailangan hindi tayo magpadala sa galit. Dahil magkakasala lang tayo. Dahil ayon sa mga taga-Efeso, 4:31 hanggang 32, ganito 'yon. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, naging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya nga, nagsisisi ako
kung bakit ko sinampal kaagad si Tintin. Eh, sige. Ipakita mo. O ipadama mo kay Tintin na nagsisisi ka na sa nagawa mo sa kanya, ha, Pinaing. Pero may sinabi siya sa akin na hinding-hindi raw niya ako mapapatawad. Hindi ko. Masama yun. Dahil ayon sa Mateo 6:14, ha? Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Kagawad, kailangan paliwanagan mo ang hipag ko para mapatawad na niya ako sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Ay, sige, susubukan ko siyang kausapin. Eh, pero, sa palagay ko, mapapatawad ka rin ng hipag mo. Pero, kailan pa kaya, kagawad? Malapit na, sa katapusan ng mundo. Ah, kagawad gusting naman eh. Eh, huwag kang mag-alala, Pineng. Itinuring ko na siyang parang tunay na anak. At itinuring na rin niya akong parang tunay na ama. Kaya sa palagay ko, pakikinggan niya ako. Ha? Kaya relax ka lang, darling. Ay, stay, Pineng. Mabuti na lang at nagpunta tayo kaagad dito sa Lagupan, pare. Ay, kundi, nga. Baka inuli na tayo ng otoridad. Eh. Oo, pare. Hindi ko sukat akalain na ganito pala ang kahantungan ng ginawa natin. Hindi ako kasali dyan, pare. Nadamay lang ako. Eh, huwag mong sabihin nadamay ka lang, pare. Kasama kitang nagplano para sirain ang karangalan ni Tintin na yon. Wala akong alam dyan, pare. Wala. Huwag kang umiwas, pare. Kundi pabubugbog kita rito. Marami akong kaibigan dito sa Dagupan. Makakala mo. Nako, pare naman. Talagang wala akong kinalaman dito. Pero dahil kaibigan kita, kaya kita sinamahan dito. Pero wala akong kasalanan. Pare, huwag kang umiwas. Pare, uuwi na ako. Ayaw ko nang manirahan dito sa Dagupan. Doon na lang ako sa Nangisayan. May kaibigan ako doon sa barangay na Buntisan. Doon muna ako magtatago. Sige! Kung aalis ka, umalis ka lang. Visit ka, wala kang kwentang kaibigan. Pare naman. Kagawad, kagawad asyong. May pulis, hinahanap kayo. Nandyan sila sa labas. Ano? Pare, halika. Tumakas na tayo, tandilikado. Halika na! Mamang pulis, nandito si kagawad asyong. Kailangan ulin ninyo. Huwag niyo akong idamay, oo. Pariyadong! Dito na ako sa tundalikan, Mitch. Gutom na ako. Hindi pa ako kumakain. Mabuti na lamang at nakatakas kami sa mga pulis. Nahuhuli sana sa amin. Nasaan na kaya sila, Boy? Budget. Sila kagawad Adong at kagawad Aso. Nakita ko silang sumakay sa jeep. At pupunta raw sila sa kaibigan ni Kagawad Asyong na taga Pugaro. May itinapon na pagkain ng bata. Pwede pa yon. Kukunin ko yon at kakainin ko na. Makakakain na rin ako sa wakas. Gutom na talaga ako. Inunahan ako ng galangga. Chuk! Akin yan!
kagayan! Kinahulad ako ng aso. Inilabas na ang pangit. Nako, baka kagatin ako. Lalayuan ko na siya. Yan, isang lang pangit. Kamatanda! Huli natay! Huli! Patay! Nakita ko ng pulaes! Parin boy, malalim na rito sa kinaruroonan natin, oh. Oo, pare. Ang lalim. Pero kailangan matakasan natin ang mga polis na humahabol sa atin. Ha? Nahuli nila si Lola Injang. Tinutugis na rin nila si Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Malas ka talaga, boy. Ay, isti. Mamalas natin. Di ko suka kalain na hantong sa ganito. Ang pinagawa sa atin ni Kagawad Asyong. Ako rin eh. Pare, malalim na talaga dito. Ha? Ayan, biglang lumalim sa ginaroroonan natin. Oo nga, pare. Nakainom na ako ng tubig. Hindi ako marunong lumangoy, pare. Ako rin, pare. Hindi ako marunong. Malulunod tayo dito. Hihingi na tayo lang sa prolog. Sa mga Pare, naligaw yata tayo. Anong lugar itong kinaruroonan natin? Hindi ko rin alam, pare, kung saan ito. Sa dagupan. Ang importante, natakasan natin yung mga humuhuli sa atin, ang mga pulis. Pare, may nagiinuman sa banda roon. Marami silang pulutan. Makitikim tayo ng konti para magkalaman ang tiyan natin. Teka, pare. Ay, dito tayo pala sa... Saan ito? Sa bunuan, pare. Malapit sa bumburadyo na tayo. Mas delikado tayo. Katagdang na pala ito. Steady ka, pare. Doon tayo. Gutom na rin ako. Makahingi tayo ng pulutan. Gutom na gutom talaga ako. Ito, sarap ng pulutan. Sarap ng pulutan ninyo. Sariwang bangus ito. Galing sa bunuan. Nako. Mga bastos kayo! Pinabag ninyo ang pulutan namin! Sinamain nyo pa! Hindi kinyo kinutala! Nako, pare. Delikado. Pasensya na kayo, mga kaibigan. Gutom na kami kasi... Ano ba dyan siya? Binastan nyo kami! Mga kasama! Bugbugin sila! Sige! Sige, bugbugin natin! Bugbugin natin ang mga ito! Nako, huwag! Huwag nyo kaming bugbugin! Huwag! Mamang pulis, pagkawalan nyo na kami rito. Kami ng pag-asa ng bayan. Mga inventor kami. Kaya naming palamigin ang buong mundo. Nagpunta kami rito para sa pag-aaral ng klima. Manahimik ka dyan! Pagbabarilin ko kayo! Pare, ano bang pinagsasabi mo dyan? Galit na nga yung pulis eh. Baka mapikon eh. Tututuanin niya yung sinabi niyang pagbabarilin tayo. Ayaw ko pang mamatay, pare. Kailangan mapaniwala natin sila na imbintro tayo, pare. Sabihin natin tayo ang pag-asa ng bayan, ang pag-asa ng mundo. Pero... hindi naman totoo yung sinabi mo, pare.
Madam Tintin. Ay, si Madam Tintin. Yung nagbaral sa social media. Ayun, si Sir. Nandito na siya. Good morning, Madam Tintin. Good morning, Madam Tintin. Good morning. Pare, si Tintin nandito. Kumusta na kayo, mga hunghang? Tintin, wala akong kasalanan dito. Idinamay lang ako ni Pare Asyong. Maawa ka sa akin, Tintin. Matanda na ako. Sabihin mo sa mga pulis na wala akong kasalanan. Tintin, ako rin. Wala akong kasalanan eh. Sila, Boy Sibuyas at Bunjeng. Tigman ninyo itong sipa ng kabayo na to. Alay! 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 Patawarin mo kami! Alay ko! Alay ko! Alay! Patawarin! Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Pag-asa ng Bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!